Kahapon po nagkasunog dyan po sa barangay Sangandaan sa Quezon City kung saan may 200 pamilya ang naapektuhan. Isa po ako sa mga nag-cover sa sunog na yan. Ngayon naman, ang kasama nating si Oscar Oida ang nangumusta sa mga nasunugan. Kumusta dyan, Oscar? Yes, Anne, sa pinakahuling pangamusta natin, tumaas na sa 306 yung bilang ng mga pamilyang naitala na naapektuhan nga nangyari sunog dito sa may barangay Sangandaan. Ilan sa kanila, Susan, ay dito nagpalipas ng magdamag sa Mendoza Covered Court. At nung huli nga natin silang bisitahin na kanina, kapansin-pansin na marami na rin ang hindi dito natulog. Yung iba nga daw ay bumalik din sa kanilang mga tirahan para nga ma-save pa o may salba pa yung mga gamit na maaari pa na nilang mapakinabangan. Yung iba naman daw ay nakitira muna sa kanilang mga kapitbahay na may matitirahan di kalayuan naman sa nasabing barangay. Ayon sa pamunuan ng Barangay Sangandaan ay hindi naman daw sila kinukulang sa gamit, Susan. Partikular, yung pagkain, may sapat daw silang pagkain, meron din daw silang sapat na supply ng tubig na malinis na maiinom. At kagabi nga ay nagdala raw ng mga banig itong Quezon City Government. At ngayong umaga, Susan, inaasahan nga daw na dadating dito yung mobile clinic ng Quezon City Government para nga masuri itong mga residente para matiyak na wala nagkakasakit sa kanila, particular yung mga bata. Sa mga sandali ito ay wala naman daw napapaulat pang nagkakasakit, Susan, na good news nga yan sa kabila nga nung siksikan sa buong magdamag. Ang GMA 7 nandito rin at nagda sila ng mga almusal, tubig at relief para sa mga naapektuhan ng naturang sunog. At bagamat hindi pa matiyak ng pamuno ng barangay kung hanggang kailan sila mananatili dito sa covered court, ang natitiyak daw nila ay isusupply nila yung mga pangangailangan ng mga residente hanggang naririto sila sa covered court. Susan? Oscar, kahapon, initially sinasabi, tatlo yung sinabing evacuation center. Nagkasya ba sila lahat doon? Dito sa kinalagyan natin sa may Mendoza Covered Court, kapansin-pansin na hindi naman naririto lahat yung 306 nga na na-interview ng pamuno ng barangay. Bagamat ito lang yung sinasabing pinaka-evacuation center, sumapat ito dahil yung iba nga ay nakitira daw doon sa kanila mga kamag-anak na mayroon namang matitirahan di kalayuan sa nasabing barangay. San? Okay, maraming salamat, Oscar! Tulog ka na!